pa nangangalahati sa termino ang Marcos Jr. Administration, ay kaliwat kanan na ang mga ginagawang kilos protesta laban sa pamahalaan. Hindi lang sa Luzon, Visayas at Mindanao, kundi maging sa ibang bansa, iisa lang ang sigaw ng mga Pilipino. Ilang araw lang matapos ang ginawang National Day of Protest nitong 30 ng Hunyo na dinaluhan ng libo-libong Pilipino sa buong mundo, heto at muling nagtipon ang ilan sa ating mga kababayan para ipanawagan ang pagbaba sa pwesto ni Bongbong Marcos. Daan-daang volunteers ng mamamayan ayaw ng digmaan at Marcos Alis Dyan Movement ang nagkaisa para iparating sa pamahalaan ang kanilang mga hinaing. Tatlo ang branches ng gobyerno natin, executive, legislative, tsaka judiciary. Anong ginawa ninyo ngayon? Anong ginawa ninyo sa bansang ito? Bakit hindi kayo manindigan para sa taong bayan, lalo na sa banta ng gera na tayong lahat ay mamamatay? Ayon kay dating Department of Energy, Undersecretary Ben Ranke, kaya nila binuo ang Marcos Alis Dyan Movement ay dahil punong-puno na sila sa pagiging mahina at kawalang resulta sa pamamalakad ng mga nasa kapangyarihan ngayon. Kaya kinasa namin itong Marcos Alis Dyan kasi wala na kaming magawa. Enough is enough. We have had trouble. Enough for the trouble. Marami ng kaguluhan. Mataas na ang kagutuman. Bumalik ang druga, bumalik ang criminality. Bigas, saan ang 20 pesos mo? Di ba, nag-iisip ka ba? Para naman sa dating Philippine diplomat at political analyst na si Adolfo Paglinawan, nanganganib ngayon ang ating bansa dahil sa presensya ng mga Amerikano. Punta tayo mula noong 2003, nagpunta sila sa Iraq, ginera nila Iraq, nagpunta sila sa Afghanistan, ginera nila Afghanistan, punta sila sa Syria, sa Libya, at ngayon nasa Ukraine na sila. Nako, mga kabansa, lahat ho ng binanggit ko, wasak-wasak na bansa. At ngayon, may masama akong balita sa inyo, nandito na sila sa Pilipinas, tayo na ho ang susunod na wawasakin. Anya, dahil sa inilatag na missile system ng mga kano dito sa Pilipinas, ay nailagay na tayo ngayon sa mapa ng nuclear system ng mga malalakas na bansa na anumang oras ay pwedeng ihulog dito sa Pilipinas. Pag huyan, nalaman nila na yung sistema na yan, kinalagahan nila ng Tomahawk, pwede na ho tayong tirahin. Ano nangyari ngayon? Nasa mapa na ho tayo ng nuclear ng China. Nasa mapa na tayo ng nuclear ng Russia. Nasa mapa na tayo ng nuclear ng North Korea. Kaya ito ang rason ng grupo kung bakit sila nagsagawa ng kilos protesta. Ang Amerikano, is in time kaibigan natin. Pero ayaw lang namin ng inyong foreign policy na pupunta kayo dito parang koloni pa rin ninyo kami. You have to ask us, you have to ask the people. If ever, payag ba kami? Huwag yung basta-basta na lang ninyo isang tao lang kusapin, bangag pa. Kaya kinasa namin itong Marcos Alis Dyan. Kasi wala na kaming magawa. Enough is enough. We have had trouble. Kaugnay nito, may panawagan ng ating mga kapatid na Muslim at mga kababayang OFW kay Bongbong Marcos. Kaming mga Muslim, siguro naalala niyo po yung tinatawag na Marawi Seeds. Sa aming mga Muslim, ayaw na namin maulit ang nangyari sa Marawi na talaga namang walang humpay ang putukan dyan. So kaming mga Muslim, kaya po kami nandito para po iparating na ayaw na namin maulit ang nangyari nung nakaraan. Mahal na Pangulo, tandaan mo ang sinabi mo noong nangangampanya ka. Ang pangarap mo ay pangarap ng mga Pilipino. Bangag ka ba ng sinabi mo yon? Kasi walang Pilipino na naghahangad ng digmaan. Walang Pilipinong naghahangad ng panganib para sa kanilang pamilya. Ngayon po kay General Browner po, tignan nyo ang kalagayan ng Pilipinas. Hindi po kami handa sa kahit anong gulo.